O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami paging dapat magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para sa siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtugumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan
Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang buog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Hesukristo. Masunurit kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kaniyang mga alagad, nagugulminahang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit niya si Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay,
Si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya ito sinabi. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailangan sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kakaunting panahon na lamang, hindi ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga hundo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo, Panginoon?" tanong ni Pedro. "Buhay ka may iaalay ko dahil sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Lunes Santo at ilang araw na lang ay dadako na tayo sa pinakabanal na araw ng ating Semana Santa, ang Biyernes Santo, na kung saan ay ating gugunatiin ang pagpapakasakit na humantong sa kamatayan ni Jesus Nazareno. At ngayon pa lamang narinig na natin na tila baga ipinararamdam na ni Jesus Nazareno ang mangyayari sa kaniyang buhay, ang kahihinatnan niya at hindi lingid sa kaalaman ng mga apostoles at kaniyang mga disipulo na isa sa kaniyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya at walang iba kung hindi si Judas Iscariote. At kung mapapansin po ninyo, ang nagkanulo kay Jesus, mismong alagad niya, mismong kasama niya, mismong tinuruan niya, mismong malapit sa puso niya. Kung tutuusin, si Judas Iscariote dapat magtanggol
kay Jesus Nazareno. Pero anong mangyayari kinalaunan? Ipagbibili niya ang impormasyon tungkol kay Jesus Nazareno dahil sa pera o pagmamahal sa salapi. Nakakalungkot isipin na sa buhay ng tao, minsan pera o salapi ang pangunahing motibasyon niya sa kaniyang buhay. Minsan, dahil sa pera, nagkakawatak-watak ang magkakapamilya. Minsan, dahil sa pagmamahal sa salapi, nagkakalamat ang relasyon ng magkakaibigan, magkakamag-anak, at magkapamilya. Hindi malayo ito sa karanasan ni Jesus Nazareno na mayroon siyang malapit sa kaniyang puso na tila baga hindi tumimo sa kaniyang puso ang bawat niyang pinapangaral, ang bawat niyang tinuturo habang sila ay magkakasama. Nakakalungkot isipin na may mga tao din na mas pipiliin ang kasamaan upang itaas ang kanilang mga pansariling kagustuhan, upang iakyat ang kanilang mga pansariling interes kaysa mag-alay ng buhay at ibigay ang sarili sa paglilingkod. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, inaanyayahan ang bawat isa sa atin na alamin natin at pahalagahan kung ano ang higit na importante sa ating buhay. Anong sinasabi sa atin? Mahalaga ang tunay na pakikipagrelasyon. Mahalagang pahalagahan natin ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Mahalaga palalimin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nagiging makasarili at sa tuwing tayo'y nagiging makamundo, nawawala ang mga kabutihang asal na laman ng ating puso. Dahil ang nangingibabaw, ang makmundong pagnanais at pagnanasa. Ngunit ano ang sinasabi ni Jesus Nazareno? Kaya natin itong paglabanan kung tayo ay kakapit sa Kanya. Pagdating ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, unti-unting mawawala ang mga alagad ni Jesus Nazareno. Magtatago sila sa takot. Si Simon Pedro itatatwa tatlong beses sa Jesus Nazareno. Pero pagmasdan ninyong mabuti, bagamat ganito ang ginawa ng mga apostol ni Jesus Nazareno, hindi ito magiging daan upang siya'y magalit sa kanila. Hindi ito magiging daan upang si Jesus Nazareno maging masama sa kanila. Si Jesus Nazareno, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, mananatiling mabuti. Bagamat ang kanyang mga disipulo hindi magiging tapat, si Jesus Nazareno palaging tapat. Si Jesus Nazareno, hindi sila iiwan sa laban. Si Jesus Nazareno, patuloy na magmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa sandaling tayo ay hindi naging tapat sa Diyos, patuloy tayong inaanyayahan
magbalik loob tayo. Sa ating pagbabalik loob, tayo'y tinatanggap ng buong buo ng ating Panginoon. Sa ating pagbabalik loob, pinagbabago niya ang ating puso, buhay at pagkatao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na kaniyang tiniis para sa ating kaligtasan. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumbisal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay
malulubig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatiyati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Tumayo na po ang lahat. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos,
at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sinagkakasala sa amin at huwag mong ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayat po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ipipili
upang alipin sa bahay Kus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang sumubli. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.